Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yung time muli, dito sa ating video reaction, sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, Diyos ko po, grabe China, umandar na naman. Press Marcos na taranta sa naging banta ng China sa Pilipinas. At yung play na natin, wala naman ito. Kanina, nagkikinig ako ng balita. Tapos naman, for some reason, napalpad to sa aking ano, sa aking, feed sa Facebook. O, ano nangyari? O, panoorin natin sabay-sabay. Kasi tungkol ito dun sa, ano, sa pagkakatanggal ni Presidente ng mga barriers sa Baho de Masinloc. Ayun, tapos, eh di ba eventually, bigla siya, ano, nag-comment siya bigla, out of the blue. Usually naman si ano presidente hindi naman siya ano hindi siya nagko-comment sa mga ganyan. But this time he really did made a comment tungkol dito. At ito po yung balita na yon, basahin natin muna. Ito ang sinabi ni presidente. Marcos vows Philippines will defend its border. At ipagtatanggol daw natin ang ating mga karagatan at ang ating teritoryo. Ang sabi, the Philippines is not looking for a fight with China, but pero that of what? It will defend its borders against aggression. So, sinabi ni Presidente last Friday, no? The President made a statement after the Philippine Coast Guard carried out his orders. So, take note, ha? Si Presidente po ang nagpatanggal nung barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard dyan sa Baho de Masinloc. Okay? Siya po nagpatanggal niyan. To take down the 300-meter-long floating barrier the Chinese put up on the approach to the Baho de Masinloc in a disputed part of the South China Sea. So interviewed by reporters, sinabi po ni Presidente, kung siya ay nasa Surigao, ito yun yung ano, namimigay siya ng ano, ng bigas sa Surigao. Ang sinabi niya, hindi naman maaari nalalagyan ng barrier na ganun. At maliwanag naman na nasa loob ng Pilipinas naman. Nasa loob naman talaga ng Pilipinas yung Baho de Masinloc. At yan po ay nasa ating exclusive economic zone. Kaya mga kutsero, dahil ganun po ang sistema, at dahil signatory po tayo sa UNCLOS, tulad ng China, ay dapat nirerespeto po natin ang international law na hindi nirerespeto ng Chinese Communist Party. So tayo po ay nasa tama dito, ha? Kung kakalimutan nyo, huwag po maniniwala sa sinasabi ng mga tao dyan sa paligid na pro-China, ha? Tayo po ang nasa tama dito. So ang sabi, hindi tayo naghahanap ng gulo, basta't gagawin natin, patuloy nating ipagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fishermen natin ng mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daang-daang taon na. See? Daang-daang taon na palang nabilang. So that's true. That is, totoo to sinabi ni Presidente no, na si Baho de Masinloc is a historical fishing ground. Tawag talaga mga mangisda natin dyan. Dati na. So sabi pa ni Presidente, again, many of these are operational issues and that I really cannot talk about, but in terms of taking down the barrier, I don't see what else we can do. So, yan po yung ginawa ni Presidente. Eh, biglang nagkaroon ng press con kanina. Eto ngayon yung nangyari. O, panoorin natin itong video na to. Ipinaliwanag ni Professor Renato de Castro, isang political analyst at isang international studies expert, ang mga implikasyon ng ginawang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ipaputol ang angkla ng harang na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, upang pigilan ang mga Pilipinong mangingisda na pumasok sa loob ng bahura. No, unang-una ho, pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no, na in a matter of few hours, he made a decision, despite of course the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard. Ipinapakita rin daw ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa food security ng bansa. Tama yun. Lalo na't maraming mga mangingisda sa Zambales ang nawawala ng hanap buhay dahil sa ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Nagpapakita rin ito ng tunay na kahulugan ng independent foreign policy kung saan hindi sumangguni ang Pangulo sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas sa ginawang hakbang gaya ng Amerika, Japan at Australia. Ipinapakita rin daw nito kung paano tayo nakikitungo ngayon sa China na pumapalag na sa kanilang panggigipit. Ang tingin palagi ho ng China sa kilos ho natin, nasa likod natin ang Amerika. Nag-decide ho si Presidente na i-cut yun without consulting the Americans para ipamukha ho sa mga Chino, decision namin to. Kasi ang nakakalalay dito ay of course ang interest natin, food security, and of course, this is a clear exercise ng independent foreign policy. Hindi rin ina... Yun po yung ano, sinasabi ko na po yan dati na eh. Pause ko muna, maya-maya akong konti tuloy natin. Yun yung sinasabi ko dati na ang independent foreign policy po, ang totoong ibig sabihin po niyan, ay hindi lamang ho yan natatapos sa ano, sa friends to everyone, enemies to none. Hindi ho dyan natatapos yung independent foreign policy. Ang independent foreign policy po ay uunahin mo ang interes ng iyong bansa. Unahin mo yung interes ng bansa mo.
Yun po ang ibig sabihin ng independent foreign policy. Hindi po yung wala ko tayong kaaway. Iyo. Kasi kung wala tayong kaaway, o di sige, hayaan nating abusuhin ng China yung hanap buhay ng ating mga mangingisda diyan sa Bajo de Masinloc, di ba? Pero mga kultsero, ang ibig po talagang sabihin ng independent foreign policy ay ang mga Pilipino mismo ang nagdedirekta kung saan pupunta ang ating bansa. Hindi po tayo naiimpluwensya ng mga Kano, hindi naiimpluwensya ng mga Chino, at hindi tayo naiimpluwensya ng kahit sino pang bansa. Yun po ang ibig sabihin ng independent foreign policy. Na una nating iisipin pagdating sa governance ay ang pinagdadaanan ng mamamayang Pilipino ang kung ano ang interes ng ating mga kababayan. Yun po ang tunay na definition ng independent foreign policy. Yun po yung ibig sabihin ng independent foreign policy. Kaya mga kutsero, huwag na huwag tayo magbulag-bulagan. Huwag na tayo magbulag-bulagan dahil sumusuporta tayo sa mga politiko. Huwag na ho. Unahin na ho talaga natin interest ng Pilipinas. At least for once. Di ba? Unahin na natin interest ng Pilipinas. Kasi at the end of the day, we're all in the same boat. Iisa lang ho tayong bansa. At pag napautu ho tayo sa propaganda ng isang bansa na naglalayong abusuhin ang Pilipinas, parang may mali yata doon. Ng China ang ginawang pagpalag ng Pilipinas. Hindi rin inaasahan ng China ang ginawang pagpalag ng Pilipinas sa kanila. Unang-una, mulat sila na talagang pumalag na tayo after 6 years na ewan ko, tatandaan niyo pa, iniimbita pa ni President Duterte na mag-operate dito yung Chinese Coast Guard and Chinese Navy, even Chinese Fusion Force. No, siguro na nasanay rin sila na hindi pa mapalag ng Pilipino. Pero for... siguro hindi naman iniimbita ni Presidente. I don't think si FPRRD invited the Chinese Coast Guard to operate in our waters. I don't think so. Hindi lang tayo nag-pushback. During the time of FPRRD, I don't think na hinayaan natin yung China na gawin ang gusto nila dyan. Hindi lang tayo masyadong nagbigay ng pushback. Hindi lang tayo kumontra ng ganong kalala. Bakit? It can be explained. Kasi, naghahabol tayo ng investments. Naghahabol tayo ng friendship, quote-unquote. Nanliligaw tayo, so we're putting the best foot forward. Eh, ang problema, traidor tong Chinese Communist Party. After 4 years, saka lang na-realize ni Presidente Digong na, ay oo nga, hindi pala dapat natin i-cancel ang VFA dahil doon. Dahil nga nagpakita ng kulay itong si China. Ako, again, mga kutsero, I supported FPRRD and I'm still supportive of VP Sara. Ang ayoko lang talaga, mga kutsero, sa mga adhikain nila, itong kanilang posisyon sa Chinese Communist Party. Ang talaga, mga kutsero, and I hope one of these days, no, before mag-2028, ay magbago po yung posisyon na yan ni VP Sara. I sincerely hope it will happen. Tuloy natin. Na medyo natauwa sila. Isa pang maaaring isinasaalang-alang ng China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Para kay Professor De Castro, epektibo ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, lalo na bumabalik na ang mga Pilipinong mangingisda doon. Natatandaan nyo, noong panahon ni President Rodrigo Duterte, kinukumpiska ho nila yung best catch. No? Kinukumpiska. Tapos ina-announce nila ho sa kanilang media, kita nyo, atin to, kinukumpiska namin yung best catch ng mga mangingisda. Nagulat talaga, ginagawa yan ng China. Bang ng bansa, kaya't natataranta sila sa kanilang mga sagot. Medyo nagulat rin yung mga Chino. Paano sila magre-react ngayon? Kasi meron na talagang act of defiance, open defiance. Tataranta pala eh. Baho yung statement ng foreign minister nila, medyo minamalit, which is directed primarily to their audience. Pero kapag nakarecover na ang mga ito, isa sa aabangan ang maaaring susunod na hakbang ng China. Nakakatulong din daw ang mga combined maritime operations sa ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas. Una, nagpapakita ito na di tayo nag-iisa. Pangalawa, ang mga natututunan ng ating mga sundalo sa ganitong uri ng training. Yun, natataranta na raw ang China. Actually mga kutsero, there is proof dyan. Meron pong proof dyan. Okay, itinan natin yung mga ebidensya. Una, so, nung sinabi po, iniutos po ni Presidente na tanggalin yung ano, yung mga bahura ang tawag niya, bahura, no? Yung barrier na lang, para sigurado. Tanggalin yung barrier, wala akong reaksyon galing sa China. Pinutol na lahat-lahat, di ba? Wala silang reaksyon. In fact, ang sinabi pa nga, walang standoff na naganap with China. So, dumating po yung mga ating PCG, pinutol yung barrier, tapos wala na. Hinayaan na nilang lumutang-lutang yung barrier doon. Yun, naganap. At ito nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito yung matapang nahakbang ng ating Pangulo at syempre ng ating mga PCG ay talagang naisad dito mga kabalita natin na kung saan yung talagang pagharap dito sa mga chekwang to o yung mga ginagawa dyan sa West Philippine Sea at yung pagpalag ng Pilipinas sa mga ginagawa nila tila nga ba'y nagaganap na at walang takot na talagang ito ya patuloy nga na pinaninindigan ng Pilipinas at syempre ng ating Pangulong Marcos ang pagpapatanggal ng mga ikinakabit ng mga chekwang to lalong lalo na yung mga floating barrier dyan sa
Baho di masinlok nga na talagang pinag-utos ng ating Pangulo na tanggalin ito. Natila nga ba itong China ay nagulat at talagang ay nataranta sa mga ginagawang hakbang ng ating Pilipinas at syempre ng ating Pangulo. At matapang itong sinisigundahan nga syempre ng ating mga bantay-dagat at syempre yung ating puwersa nga na talagang ipatuloy din pinapakita yung katapangan at katatagan no sa pamamagitan syempre sa pamumunuan ni Gibo Chidoro. At dito nga ay nakikita ng China na talagang seryoso ang Pilipinas sa mga hakbang na ginagawa natin laban sa kanila. At ito nga ang mga Chekwa ay tila nga ba talagang hindi na alam yung kanilang magiging hakbang. At tila nga ba natitigilan na lamang sa ginagawa ng Pilipinas ngayon na pagpalag nga sa mahigit 6 na taon nga daw umano na pananahimik ng Pilipinas ukol nga dito sa issue na to. Ano ngayon daw umano ay nabibigyang kulay sa pagpalag ng ating bansa dito nga sa mga Chekwang to o dito nga sa China. Dahil nga ito nga China ay sumusobra na at ila nga ba talaga nga yung ginawa ng ating Pangulong Marcos at syempre ng ating bansa talagang tama lamang sapagkat nga yung nais nilang kubkubin pinangingisdaan nga daw umano to na daang-daang taon na ng ating mga ninuno at syempre ng ating mga kapwa Pilipino no mga kabalita natin na kung saan itong nais kunin na talagang angkinin ng mga Chekwang to na handang ipaglaban ng Pilipinas sa kahit anong paraan. At syempre nga epektibo rin yung mga hakbang na ginagawa ng ating Pangulo at ng ating bansa at lalong-lalo na syempre yung mga kaalyadong nagbibigay pahayag suporta sa atin na talagang dito nga kinaiilagan at kinaiilangan nga ng mga Chekwang to o ito ngang China no mga kabalita natin sapagkat nga talagang ilang din sila na isugal syempre yung kanilang ekonomiya sa pamamagitan nga ng maling hakbang dyan sa West Philippine Sea o dyan sa Baho de Masinloc sa ginawa nga ng Pilipinas na pagputol dito sa kanilang barrier ay tila nga ba natatauhan at talagang natataranta at tila nga ba hindi alam kung paano umpisan at kung paano ang gagawin ngayon ng Chekwang to upang salagin yung mga nagiging tila nga ba atake ng ating bansa laban dito nga sa ginagawang hakbang ng mga Chekwang to lalong-lalo na yung pambubuli at pangharas na pinapalagan na ngayon ng ating bansa at syempre ng ating bantay-dagat na tila nga ba handang makipagpatintero o handang gawin yung tama dyan sa West Philippine Sea. May parating lamang na atin yung ating kiniklaim mo yung ating kinukuhang teritoryo na inaagaw nga ng mapanglamang ng mga Chekwang to. At dito nga pinapakita lamang syempre sa mga Chekwa yung tapang at lakas at tatag ng mga Pilipino pagdating nga sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Kahit may mga tila nga ba umaakap dito nga sa mga Chekwang to o tila nga ba humihimod sa mga balat ng mga Chekwang to o mga walang hiyarin para sa ating bansa, no, mga kabalita natin, na dapat lamang itakwil ng Pilipinas. Na dapat lamang itakwil ng Pilipinas ito nga talagang nagmamahal at talagang sumusuporta sa mga Chekwang mapanglamang at mapang-abuso. Nagaya din ng mga Pilipino nga tila nga ba sumusuporta rito mga tuso at mga traidor sa bayan nga daw. Umano mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.